Yo, what's up guys? At welcome back naman sa ating YouTube channel. So yung mga kabuknoy, meron naman tayo t-shirt sa inyo na bagong gamit natin na nabili. So sa mga nag-request sa atin na bumili tayo ng bagong gamit. So yan, bali nakabili na tayo mga kabuknoy. Yan ang i-share ko sa inyo kung paano gamitin yung bagong bili natin na kagamitan sa ating motor shop. So yan. Yan, pakita ko muna sa inyo kung ano nabili natin na mag-request sa atin na bumili tayo ng bagong gamit sa ating motor shop. Kaya tara! Throw your hands up if you with it, drop it. Okay mga kabuknoy, ito na yung shop natin, no? Ayan. Bali, unang request sa atin ng ating ano, mga viewers, no, sa ating customer. Yun, bumili ako ng ano, bumili daw ako ng machine para may magkaroon na tayo ng machine. Yan, bumili rin ako ng machine. Tsaka yung acetylene welding machine, bumili rin tayo. Tsaka ito, yun, papakita ko sa inyo mamaya yung bagong gamit natin na nabili para sa ating gamit sa paghihinang. Kasi yun ang uso ngayon, yung paghihinang na hindi na tayo gagamit ng acetylene. Meron akong bagong nabili mga kabuknoy. Ito na yung ano natin, nabili na machine. Yung machine shop, meron na lang tayo. Tsaka press drill, nakabirin lang tayo. By June, hindi natin mahirapan. Ito na yung press drill ko, nasa bodega ko. Yung bali, tambakan na lang ang karton. Tsaka mga kabuknoy, meron akong bagong bili. Ito na, ipapakita ko na sa inyo yung nabili natin na bagong gamit. Yan, bali bumili na rin ako ng TIG machine. Bali 3-in-1 na to. Ito yung binili natin para sa ating gamit sa ating motor shop. Kasi maraming ginagawa sa atin na meron tayong ano, TIG machine, yung welding. Bali 3-in-1 na to. Pwede gamitin sa pang-alloy, pwede gamitin sa pang-stainless, saka yung pang-bakal. Yun ang kinuha ko na 3-in-1. Yung bali bumili rin ako ng rod natin na gagamitin para doon sa paghihinang yung alloy. Ito na, bumili na rin ako. Bali isang 2 kilo na binili ko na alloy rod. Saka bago natin gamit sa ating TIG machine. Universal, bali 3-in-1 na to. Ito yung bagong bili natin. Kasi na marami nag-request sa atin na bumili rin ako ng TIG. So yun, ginawa ko na, bumili na rin tayo. Saka ito na yung gauge. Saka yun yung tanke natin, yung argon na gagamitin natin sa paghihinang sa ating TIG. Bumili rin ako ng argon. Ito yung tanke. Yan, ito na yung ating TIG machine. Bali, binuksan rin namin to kasi trinay namin to dun sa pinagbilan. Ilabas muna natin yung ibang gamit natin para sa ating shop. Siyan, bali ako, di ko pa naman talaga na subukan maghihinang ng TIG machine. Bali, matatry natin ngayon. Subukan natin yung paghihinang yung gamit ang TIG machine. Bali, ito na yung gamit niya. Para doon sa argon hose. Tsaka yung bala sa pilir. So, yan. Sa mga nag-request na bumili ako ng TIG machine. Yan, bali, bumili na taga tayo. Para, yun, ibang gamit. Di ko alam kung ano to. Yan, Makoto welding machine. Yan, ibili natin. Ito yung mas kaya kailangan natin yan. Sira ba? Ganito paggamit. Paano paggamit yan, box? Ganito yan. Ayan. Ugong! Barinig kita sa mukha eh. Ayan. Yan ang ano niya, yun ang alam niya. Bago ka mag-building, itatanggalin muna yung mas. Ito na yung ano natin, yung bagong machine na bagong bili. Yan, bali gumawa rin ako ng lagayan to. Lagay natin sa lahat ng lagayan. Try natin. Ayop, yeah. Yun, oh. Yan ang mga kabuknoy, yung ano natin, bagong gamit. Ito na yung ating TIG machine. Ah, yan, lakas ng tama talaga ng tao na yun, oh. Pati yung welding glass. Pinag-tripan na yung araw. Anong kulay? Kulay green? Kulay dilaw. Ay, kulay dilaw ba?
Ito na, kailabas muna natin. Ito na yung isang binili ko. Siyempre, bumili na rin tayo ng ating gamit, mga kabuknoy. Bumili na tayo ng gloves. Yan. Ito na yung gagamitin yung gloves. Kailangan natin may gloves tayo kasi sobrang init yun. At saka ito yung gagamitin natin na ano, na pinakarad para doon sa aloy. Yung mahaba na yun, yung kulay pula. Ito na yung bumili na rin tayo. At saka ating ano, apron. Kailangan tayo may apron. Yan. Bali, bumili na rin ako ng apron na rabe, na leather. Mas matibay ito, mga kabuknoy. Ang binili ko, yung leather na. Para hindi tagus doon sa katawan mo yung init ng argon. Box! Ano yung mga ito, box? Yan, labas mo natin yung nabili na ano, leather na apron. Try mo nga kung ano, ano tsura ng ano, nabili natin ano, na apron. Yan, patry mo natin kay Buknoy kung anong ano tsura niyan. Damit pala to. Yeah, try mo nga, suit mo nga, suit. Ganito pala paggamit ito, mga kabuknoy, oh. Tingnan nyo, mga kabuknoy, para ka sa bumbero. Balik tayo mo. Ayan, mga kabuknoy, ganito paggamit yan. Baliw ka, baliktad. Ah, baliktad pala daw. Ginawa mo namang jacket. Yan yan, para. Yan yung binili natin ng bagong ano, bago natin gamit na apron, yung leather na. Ginawa natin yung balat para hindi tagos doon sa ating katawan yung init ng argon. Ito pala gamit yan. Ayan. Dahil pa yung nagbumbero. Oh! Saka ito na rin, bibili rin ako ng gloves na rubber. Saka ito na yung gagamitin natin mamaya para doon sa ating rod. Tatry natin gamitin to. Yan, maghihinang tayo. Kabit muna natin yung ano, ibang parts sa ating machine, TIG machine. Yan, ito naman yung gagamitin natin para dun sa pag mag-welding tayo ng bakal. Yan, ito yung gagamitin natin pag mag-welding tayo ng bakal. Ito na yung para sa argon. Box, sa baka may camera box. Kabit ko lang. Try natin, try. Yan, bali nakagamit na natin yung para sa argon. Gagamitin natin yung stainless, tapos na natin yung pag-tig. Dito naman tayo gagamit. Yan, bali, asimbolin muna natin, mga kabuknoy. So yan guys, bali, asimbol ko na yung ating rod, yung pillar rod. Check naman natin yung ano natin, yung gauge. Gamit natin dito sa ating tangke. So yan guys, ito na nakabit na natin yung ating gauge sa ating tanke argon. Next naman natin yung hose dun sa likod niya, banda mayroon dun kabitan. Ayun, kabit ko muna, mga kabuknoy. So yan, bali dito natin kakabit, banda dyan, ayan. Dyan natin kakabit. Kabit ko muna, mga kabuknoy, yung hose dun sa kanyang likod. So mga kabuknoy, ito na, nakabit na natin lahat ng ano, piyesa ng TIG natin. Medyo kinakabahan ako, mga kabuknoy, kasi first time ko gagamitin itong TIG. Ano? Kabado na exciting. Yata. Siyempre, huwag kalimutan yung ating gloves. So, mga kabuknoy, gumamit na tayo ng gloves na rubber. Yung gagamit tayo ng extension para doon sa ating machine. Natin sa ating argon. Bali, buksan mo natin. So yung mga kabuknoy, meron tayo dito crankcase. Itatry natin ito hinangan. Kaya natin pindaan yung ating machine. Try natin ito hinangan. Okay, peace. Kaya bali, ito gagamitin natin na ating alloy, yung rod.
para dito sa ating sampol. Hinangin natin muna. Tingnan natin kung kaya natin hinangin yung aloy gamit itong ating tigwasin bago ang bili. Para alam mo natin ito. Medyo kabado na exciting mga kabuknan. Lakas. Ano yan? Paanat natin. Ayan o. Parang tayo lang. Kita mo na? Ayan. Medyo di pa tayo kabisado mga kabuknoy. Ayan kaya papraksin natin ang kapapraksin to. So yung mga kabuknoy, pakita ko muna yung ginawa natin na ano, yung sa ating paggamit ng tig. So ayan o. Medyo wala talagang kaayos-ayos, wala man ng ano-ano. Walang pangit, napaka-pangit talaga. So ayan, ito yung panlikod natin, sisilipin natin. So ayan. Yan ang lumabas sa bandang likod. Ngayon, halos maubos ko yung isang rad na aloy. Niyatagan natin ang pakapit yun. Medyo break muna tayo. Pag-aaralan yan hanggang makuha natin yung tamang gamit ng tig machine mga kabuknoy. Abangan nyo lang susunod natin mga video.
ito yung una natin kaya ano, o ito yung unang gawa natin. Ayan. So ayan. Medyo pangit talaga. Kaya mga bukno, yung mga ano ako sunod sa ating mga video sa ating paggamit ng tip. Kailangan makuha natin yung tamang gamit saka tamang timpla ng argon saka yung number ng ano ng ating tip. Kailangan makuha natin mga bukno. Kaya hanggang dito.